Colonel Leonardo, last hearing, we ask you to submit your SALM. And you have submitted that to the committee. I have it here with me. And dito sa iyong SALM, sinabit mo dito ay yung year 2021, ang iyong net worth ay lumalabas na 6.6 million pesos. Is that correct? Correct, Mr. Chair. You have the copy of your SALM there, no? Wala po akong kopya ng dalaga. Comsec, can you provide him a copy of his document that he submitted? Matanong ko lang, is your wife working? Does she work? Or anong, what does your wife do? Sa bahay lang po, Mr. Chair. So, siya housewife? Opo. No business? Maliit na business lang po, Mr. Chair. Hmm. Kasama niyo yung daughter ko. So, your daughter has a business? Yes po, Mr. Chair. Pwede bang malaman ano yung business? Meron pong car wash lang po, sir. Saan ito? Sa Manila? Sa Davao po. Davao. Sa Davao? Davao po. Okay. Pwede bang malaman ano ibig sabihin itong Sar Leon Logistics? Nakalagay dito, you were asked kung ano yung iyong business interest at saka ano yung financial connections mo. Ang nilagay mo rito are Sar Leon Logistics in Davao. Nature of business, interest and financial connection, personal. What is this Sar Leon Logistics, Colonel? Tracking po nung araw yan, Mr. Chair, na nalugi rin po, Mr. Chair, na nahinto po. Nahinto? Ang nagmamanage po niyan, yung anak ko rin po. Yung alin, yung? Yung anak ko rin po, yung anak ko po ang nagmamanage. Tracking business po yan, naka-under subcontract po sa LBC, yung pong nagdi-deliver ng mga cargos po. So, nagdi-deliver ng cargos sa... From the pier to the port? From the port? LBC po. LBC. LBC warehouse. Ito door-to-door po namin. Ganun po. Okay. So truck ito. Ilang pirasong truck ito? Meron pong... Sa naalala ko lang po nung panahon na yan, meron pong mga L300. Meron pong... more or less po, mga anim, Mr. Jan. Hindi po ako sure kasi hindi po akong nag-manage dahil ako po ay nasa nagtatrabaho pa po nung araw. Pero family business nyo to? Sort of, Mr. Chair. Bakit sort of? Hindi 100% sa inyo? Kasi po yung misis ko nagbigay po ng konting puhunan din. Hindi lamang po solo ng anak ko nung mag-asawa siya, Mr. Chair. Pero ito ay negosyo ng misis mo at ng anak mo? Bali sa anak po, kaya lang may share lang po itong aking... Si Mrs. Okay. Ilan ba anak mo, Colonel? Dalawa po. Okay. Dito sa iyong SALM, yung sinubmit mo on ang date ay 2021, ang iyong net worth ay 6.6 million. Can you confirm that? Opo, Mr. Chair. Pagdating naman ng 2022, ang net worth mo ay tumaas ng 8,150,000 pesos. Tumaas ka ng mahigit almost 2 million pesos. Tama po ba? Can you confirm that? Opo, Mr. Chair. Pwede bang matanong kung ano kaya ang dahilan? Ba't tumaas yung iyong net worth? Nadagdagan po kasi yung aking ito pong IT equipments po. Nadagdagan yung mga gadgets, mga cellphone, IT equipment, laptop po. Nadagdagan din po ako ng 2020 na ano po. Ayun din pala. Hindi naman tumaas yung cash. Kung cash, ano yung dinagdag mo? Kung ano yung sinabi mo rito na iyong personal properties gaya ng IT equipment, laptop, cellphone, guns, firearms, cash at motorcycle, BMW GS1250,
furnitures and fixtures, eh hindi naman nagbago noong 2021 at saka noong 2022. Eh saan banda tumaas yan? Mr. Chair, Never mind. I'll just give you a... Baka namali lang po ng Mr. Chair. Okay, sige. Pero, baka nga namali. That is 2021 at saka 2022. Pero itong 2023, yung 8.150 million mo ay naging 9.150 million. Eh, hindi naman siguro maring nagkamali ito, Kernel. Kasi mula noong 2021, from 6.6 million to 2023, eh naging 9.150 million. So, meron kang increase. Halos taon-taon, tumataas ang iyong net worth. So, bibigyan kita ng panahon para makasagot ka sa committing ito. Sa susunod na hearing, ihanda mo lang ang iyong tanong kung bakit tumaas ang iyong net worth. Opo, Mr. Chair. Okay, sige. Salamat. Now, since Chair. Congressman Fernandez. Because we have invited Mr. Manuel Mogato from Reuters, no? The last time that we have invited him ay during sa committee ng human rights. Unfortunately, Colonel Patay is not around right now. Because we remember in the last hearing that we conducted, you mentioned about those not petty crimes, but those small crime that was committed in accordance with General Rodriguez, yung namatay na general na nagsabi sa iyo. Hindi po Rodriguez, Your Honor. General Mendoza. Mendoza mentioned, no, about doon sa mga killings that are being paid 10,000, 20,000, and so forth. Can you kindly reconfirm, Mr. Mogato, yung tema ng iyong report during that time that you have interviewed Colonel Patay. But surely, in the next hearing, Colonel Patay will be going to be here. Sige, go ahead, Mr. Mogato. Your Honors, good evening po, no? Maraming salamat at I was invited again. And for the record, I just want to clarify that I'm not a member of Rise Up. Kasi sa COMSEC, member ako ng Rise Up. So I just want to clarify. Ano po ako, journalist sa nang dati ng Reuters. So ang ginawa po ng Reuters, gumawa po siya ng maraming storya, at least 10 special reports from April 2016 up to December 2017. Sampung reports po yan, special reports about the drug war ni Pangulong Duterte. And in the final report in December, we said that the PNP has... at that time, si General Bato, ang PNP chief, has personally handpicked several policemen assigned in the Davao area, Davao region, including Colonel Patay at that time, who was from Tagum, and assigned them in Station 6 in Quezon City, sa Batasan. And for several months that they were in Quezon City, naging ground zero po ng EJK o ng drug war killings yung Quezon City, at more than 100 people were killed in during those times, no? And na-interview po si Colonel Patay nung kasama ko ni Andrew Marshall when he was already assigned in Pampanga as CIDG, no? Hindi na po siya sa Quezon City. And yung sa aming investigation, no, meron po silang social media accounts ito mga member ng Davao Boys, ang tawag namin, na nagmamalaki sila na kung ang
drug addiction daw o drug problem ng ating bansa, a disease, sila daw po ang cure. At may isa pa lang sabi na ano bang special skills nyo, bakit kayo doon sa Quezon City? At sinasabi ng isa na ang special skills daw nila ay kill. No? So, lahat po nung ano, na records nung at that time, nung 2016, eh, masyado pong mapait ang ating PNP sa mga reporters. Lahat po ng kanilang progress report, special report, mga ballistic report, autopsy report, ibinibigay po sa ating mga reporters. Kaya nakapag-compile po kami ng maraming reports galing sa pulisya all over Metro Manila. Lahat ng drug war killings. At gumawa po kami ng report na minamap po namin kung saan nangyayari yung mga patayan. At yun po, karamihan sa mga patayan ay nangyayari sa Caloocan, sa Manila, sa Manaba at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6, kung saan si Colonel Patay yung commander at that time. So, dahil po dyan, yung aming report nakatawag ng pansin. Actually, Your Honors, hindi lang po ang Reuters ang gumagawa ng drug war stories. Lahat po ng media, local at foreign, ay gumagawa po ng drug war stories. Pero kami lang po ang nagtyaga na magsulat mula umpisa hanggang dulo para pakita na sinasabi namin na ang mga pumapatay, pati yung sinasabi nilang riding in tandem at vigilante, ay pwedeng police din po ang gumagawa. In other words, Mr. Mugato, you were saying that you have a direct communication with the different station commanders all over the NCR during that time? Nung simula dahil po. Meron kayong parang text group? Wala pong text group. Kasi binibigay po nila yung report eh. Ah, yung kopya. So in other words, lahat ng mga nung una po, from July 2016 hanggang December 2016, napakabait po ng ating mga police at sinishare po nila lahat ng data. Kasi pag may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, no? Lahat po ng mga ano photographers at reporters sumasama po sa mga punerarya na may pick up ng patay. So hindi lang po yung namatay sa Danlaban, pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots, no? So, yung mga may masking tape, may mga karatula. So kailan siya natigil? Kailan sila nagigpet sa mga reporters on not relating anymore those reported killings? Pagdating po ng Abril 2017, nung mag-file po ng kaso si Senator Trillanes sa ICC, eh nagsara na po ang gripo ng ating PNP. Wala na po silang binibigay na report sa amin. Pati po yung pamilya ng mga biktima ay hindi na rin binibigyan ng report. Pero sino yung nagsabi sa inyo, Mr. Mugato, na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin nagre-range from 20,000 to 60,000? Kasi you were saying before, di ba, meron kayong sinasabi na sinabi sa inyo ni General Mendoza. Si General Mendoza po kasi bumawa siya ng isang special report on EJK na sinabit niya po sa CBCP at that time. Ang alam ko, ang pinagbigay niya ng kopya ay si Father Antengan. Si Archie. Si Father Archie Antengan ng Ateneo? Opo. Kasi doon po kami nag-meeting sa opisina ni Father Archie sa Ateneo. Doon po namin ini-interview si General Mendoza. So doon po na binibigay po niya yung nabigay niya sa amin report. At sa report niya, may reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug user or courier or street peddler.
So 10,000 po. Pagka medyo may posisyon, barangay captain o mayor, ito mga taas.